Eksklusibong nakuna ng GMA News ang pagsakip sa mag-asawang may gid 2 linggo pong pihag ng mga rebelde sa Lustre Street. At mula sa barangay Rio Hondo, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Kaligtasan ng mga natitirang hostages, Igan, yan pa rin ang pangunahing konsiderasyon ng mga otoridad sa patuloy nilang operasyon laban sa MNLF Misuari Faction. Kaya nagtatagal itong kanilang operasyon. Halimbawa raw ng hirap ng kanilang misyon ang pagkakabawi sa huling 2 hostage na na-rescue kagabi. Sa gitna ng matinding putukan, mabilis na in-evacuate ng Light Reaction Company gamit ang military ambulance ang mag-asawang James at Lucita West mula sa Lustre Street. Mabilis ang kilos ng mga sundalo sa gitna ng tuloy-tuloy na paputok ng mga rebelde. Si Lucita West na halos 70 taong gulang na, hinang-hina sa mahigit 2 linggong pagkakabihag. Pero sa kagustuhan mailigtas sa mga bihag, isang miyembro ng Light Reaction Company ang pinamaan sa leeg. Critical ang kanyang lagay habang isinasakay sa ambulansya kung saan lulan ang nabawing hostage. Sa ospital ng Latang Tulirupa, ang naligtas na hostage na si James West na tinatanong pa kung anong araw na. Halata pa ang takot sa kanyang pananalita. Ano kayo? Pakailan mo sila? Malabot na. Pero sa kahaba ng Lustre Street at mga maliliit na iskinita nito, hindi pa tapos ang problema. Marami pa rin nakukuha ang bangkay ng mga namatay na MNLF, ang Pwersa ng Special Operations Group. At kahit delikado, pilit pa rin tinitiyak ng mga sundalo na naaayon sa paniniwalang Islam ang pagtrato sa bangkay na ibinalik sa puting tela. Sa mga maliit na iskinita, lubha pa rin mapanganib. Ano mang makitang gumagalaw, binabaril daw ng mga rebelde. Ang paligid ng komunidad, sunog, tupok ang mga kabahayan. Kasama na ang mga inabandonang sasakyan. Kaya naman sa labas ng tinatawag nilang hot zone, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga sundalong nagsisilbing blocking force. Ngayon, kagat na kagat ng dilim, may paisa-isa pa rin tayong putok na naririnig. Samantala, ang sunog na ngayong magtataksip nilang sumiklab dito sa Rio Hondo ay tila lalong lumalaki. Hindi ito kalayuan mula sa mga kabahayang nasunog kahapon na pinangangamba ang abot ng 200 kabahayan. Ang sanhi nitong sunog, Igan, hindi pa rin matiyak, lalo pat kadikit lang ito ng tinaguriang hot zone o lugar na matindi pa rin ang nagaganap na bakbakan. Yan pa rin ang pinakalitest mula dito sa Zamboanga, Igan. Maraming salamat, Rafi Tima.